Yes! Another video. And ito na yung second installment after nung poll na nirelease ko for you guys to choose kung anong una nating i-release. And this will be the last entry from the poll. Honestly, hindi ko pa napanood ng buo to. Kaya medyo excited ako at gusto kong obserbahan ngayon yung itsura ng music video. I'm not sure if it will going to be almost the same as how they do it with SB19. Or there will be another touch and flavor at impact yung ibibigay ngayon kung kay Pablo lang mismo siya. I would assume na medyo iba. Nung gumawa naman ng solo tracks ngayon itong si Ken, iba yung atake niya dun. Kumbaga, nandun siya eh. Yun yung identity niya. And I'm hoping na ganun din yung ilabas dito sa track na to ni Pablo. Yung identity niya at yung pagkagaling niya sa songwriting. And game. And this is La Luna by Pablo. Medyo simula pa lang medyo dark na. And I would say siguro dito maglalaro yung buong music video na dark. And pansin ko yung color grading niya kasi is more on black and white papunta sa grayish. Kung mapapansin niya, binaba nila mismo yung saturation niya. So hindi matingkad. Most of the music videos will play along with this kind of nature, not unless they wanted to play it creative na magiging colorful. Pero dito narinig ko pa lang yung intro niya, I would say na medyo dark to. So that's interesting. Set nila bahay. Medyo horror. Nice. Simula pa lang maganda yung pagkakapakilala nila eh. Yung camera movement mo na coming in from a foreground, which is from one room to another kung nasan si Pablo. Pinasok nila sa intro yon. Yun yung pinaka-basic na ginagawa kasi talaga sa mga filmmaking. I'm not sure that this is basic, pero ganun yung magandang atake sa pagpapakilala ng artist. Let's see what will happen next. Kakanta kaya? Anong ina yun? San nanggaling yun? Sa tagal nakakulong bilang araw ng panahon. Teka, got my shackles on. That means I am home. Inaganda nun ah. Yung sinasabi yun, teka. Yung pagteka niya, bilang nag-zoom out ng konti. Very little, pero balikan natin ang mabilis lang. Ang galing yun, sa tagal nakakulong bilang araw ng panahon. Teka, got my shackles on, that means I am home. Galo. Nice. I think they're playing with the musicality dito sa music video na to eh. What I mean by musicality is, hinahanap nila yung tempo, yung beat, at saka yung hit. In a layman's term, yung mga bagsak ng bass niya, yung mismo mga lyrics niya, doon nila binabato yung effects na magandang bumagay dito. Kuha siya ng attention kada palo ng effects nila na yun. Well, kahit pakinggan mo lang siya, makukuha na kagad yung attention mo eh. But making it as a visuals, lagyan mo ng effects, they will get the viewer's attention. Nice. Splitting screen. Majority sa inyo nakapanood na to for sure sa mga palabas. Yung dalawang tao na nasa isang frame, usually mga kambal, iisang artist gumaganap ng bilang dalawang magkaibang tao. Kung mapapansin ninyo, yung pagkakahati mismo ng screen na to is very symmetrical. That means, para magbuka ngayong nasa iisa silang frame, these are actually two separate clips na pinutol nila ngayon sa gitna yung 16:9 na ratio. And then, gumamit sila ng isang object na ilalagay sa gitna, which is what you see right now, yung mismong pinto. Siya yung hati. And yan yung palatandaan ngayon or marker, yan yung hati at may marking sense sa sahig. Dun sila tatayo para pasok sila sa isang frame. So naka-tripod yung camera. Pablo, dito ka tumayo sa left side na to. And then Pablo, tumayo ka naman sa right side na to. At dyan natin nahatiin yan sa post-editing scene. And then, lilinisin lang nila maigi yung pagkakahati mismo ng pinto para hindi mahalata na magkahiwalay na frame talaga siya originally. Ang ganda ng filter. Na-amaze ako dun sa filter na ginagamit nila. Yan yung overlay na nilalagay nila na may parang doodle magmula pa lang dun sa intro nung La Luna na salita. Ang creepy, pero ang ganda ng epekto. Nice.
Now, within this verse, they're playing with the overlay, yung effects at filter na sinasabay nila sa musicality. Just like what I mentioned earlier, they're playing with the musicality. Doon nila binabat. Pansin nyo, gumagamit sila ng mga aberration or yung pag-shake. Pero hindi nagsishake yung camera. Yung mismong scene lang. One thing that he does best dito sa scene na to, hindi sila lumalampas mismo dun sa partition na sinabi nung director. Remember what I mentioned, yung hati ng pinto, hindi siya pwedeng lumampas dun kasi mapuputol naman yung kamay niya sa frame. That means meron silang parang marker ulit kasi masisira ngayon yung scene, hindi magagawa yung effect. Good job, Don Pablo. Solid. Increase na. Oof. Ganda ng drop. One thing na magandang ginawa nila dito, hindi ngayon malikot yung mga cameras eh. They're focusing on the music. Hindi ko sure kung ganun din yung intindi ninyo or pagkakapansin ninyo. Pero sa akin, tukan yung maigi yung artist at pakinggan nyo ngayon mismo yung verse na ginagamit niya at saka yung songwriting. Maganda pa rin yung visuals niya, yes. What they want to convey dito sa music video na to is focus on the lyrics. Nice! Ang angas ng ginawa nila dito. Kung napansin nyo yung parang one by one shot, one by one, basta, or kung mapapansin nyo yung headshot niya, yung upper part lang, tsaka ulo, and yung background nila na nilagay na napakalaking buwan. Pinoportray niya ngayon na this is Luna. Luna means moon. Umiikot ngayon mismo yung music video within that moon. Good move dun sa mismong director nito na naikot nila ngayon dun yung concept. Nice! Sobrang ganda ng mga drop niya. Imagine ninyo yun. Praktisado na yung kanta. Inaral maigi ng cinematographer. Kada bagsak talaga, babalik at babalik tayo sa term na musicality. Ganda rin yung ginawa nila dito eh. Yung mga scenes niya ngayon sa gubat, yung normal nyo na setting, straighten mismo yung frame. Ito yung sahig, nandito yung artist. But there are scenes at shots silang ginawa ngayon na contrasting dun sa normal, which is nakaslant. Nandito yung artist. Hindi nyo makapansin basta-basta for some, pero naging maganda yung epekto niya sa akin nung tinignan ko yun kasi hindi siya laging symmetrical. Most of those editors at cinematographers work on their symmetry, yung pagkakaganda mismo ng framing nila. But this one, they are playing with their creativity. Kumbaga parang experimental somehow yung music video na to eh. Ice drop. Solid. Mas malupit to.
My major takeaway in this video is sobrang ganda niya in terms of playing with the creativity, not just with the musician, yung songwriting, yung music production, and the cinematographer itself. Lumabas sila ngayon dun sa comfort zone nila of producing yung mga commercial music videos eh. Maganda yung gawa nila. Iba yung atake talaga sa akin dun sa mga creative minds ng mga gumagawa ng music video, lalo na pag lumalabas sila mismo dun sa comfort zone nila eh. I admire those people na kaya pala nilang gawin yung ganun. Parang yun yung mga naitatago nila mismo na mga bala na para pag malupitan yung kailangan nyo, sige, ito gagawin natin. Yun yung nakita ko ngayon at nilabas nila mismo sa music video ni Pablo. And imagine, napakasimple yung concept nila. Moon, contrast, filters, overlay, and few effects. But what they did, at dito yung mismong point niya, musicality talaga. Every beat, every tempo, yung switching at saka yung mga drops, on point lahat yung bato nila mismo, kada cut mismo ng mga frames nila. Yeah, I guess that's about it. Again, if you guys find value on this content, please hit the like and don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para updated ulit kayo sa mga next uploads ko. I know, meron akong utang sa iba ko pang mga viewers na hindi na ako nakapagawa ng mga daily vlogs ko. But if you guys are interested to see it, I have a playlist over here. Buhay ko bukod sa pagiging video editor and cinematographer, my life in the hotel industry. Check it out. I'll see you guys in the next one. Peace.